Yung bakasi kasi is believed na tumutulong sa mag-asawa na magkaanak daw. Tinatawag niya na Viagra ng Cebuano yung bakasi. Oh my God, pare. Viagra ng mga Cebuano itong bakasi. Huling araw at huling food trip na dito sa Cebu. Kaya naman, hinabuti kong dumayo sa Cordova, Cebu para puntahan ng isang kakaibang karinderya na nagsaserve ng bakasi or moray eel. Ito yung tipo ng kainan na dadayuhin mo talaga dahil ito ay located sa isang small barangay na tabi ng dagat. Pagdating ko pa lang, ay nakita ko ng kasiyahan ng lugar na ito. Maraming mga batang masaya na naglalaro sa dagat. Heto, ang Entoy's Bakasihan. O Pops, sila ang main story sa Netflix Street Food Asia dito sa Pilipinas. Pero, 2 years na mula nang pumanaw si Lolo Entoy. Pero ngayon, ay pinagpapatuloy ng kanyang mga anak at apo ang kanyang legacy. Makakakwentuhan natin si Lian, isa sa mga apo ni Lolo Entoy. Lian, magandang araw. Magandang araw din po, sir. Ang ganda dito sa ambience. Actually, ang refreshing sa mata kasi karagatan yung bubungad sa'yo. Una sa lahat, kamusta? So far, so good. So far, so good. Gusto ko energy mo, ha? Bali, si Lolo Entoy eh yung... Aking lolo po. Ooh. Yes. Unang tanong ko, Lian. Una sa lahat, alam na ng mga tao yung buhay ni The Legendary Lolo Entoy dahil sa Netflix. Paano nabago ng Netflix yung buhay niyo? Okay. So yes, napakalaki yung impact ng Netflix dito sa amin, lalo-lalo na sa business namin. Oh, kasi yes, simula nung na-feature kami sa Netflix kasi mas dumami yung ano, yung tao na pumupunta tumatangkilik sa amin. Tapos isa pa, talagang nag-expand, kita niyo naman sa Netflix is yung medyo maliit lang siya na tindahan. Kumbaga parang karinderya na typical na karinderya dito sa amin. Tapos ngayon, biglang medyo lumaki. Oo, oh, malaki na. Yes. Napanood ko rin yun. Laki na ngayon. Ano nga bang bakasi? At bakit ito, ba't ito yung linuluto ninyo? Ba't ito yung main dish ninyo? Okay. So, ang bakasi kasi before siya tinaluto ng Lolo Entoy, ito kasi yung... yung nag-iisang hanap buhay nila noon. Yes. Si Lolo Entoy, kumbaga yung kauna-unahang tao dito sa aming barangay na ng bakasi. Tapos nanguhuli siya dati. Yes, ha? Yes sir, siya mismo yung nanguhuli. Tapos naisipan nila ni Lola na bakit why not magluluto tayo din ano. Yes, then first year nung magluluto nila ng bakasi is talagang hindi ganoon karami yung bumibili. Yes. Hanggang sa na marami na yung naka-survive, yes, nakatikim, tas spread nila sa iba, tas marami na yung... Tsaka kasi, though not 100% scientifically proven... Uy, ano yan? talagang, science, ano yan? Yung bakasi kasi is believed na tumutulong sa mag-asawa na magkaanak daw. It is, makikita nyo dyan sa Netflix video ni Lolo na tinatawag niya na Viagra ng Cebuano yung bakasi. Oh my God, pare. Viagra ng mga Cebuano itong bakasi. Yes, ba? Po, sir. Ako baka nakakal... Ay, at saka may mga customers. Kain tayo, kaila, para medyo lumaki-laki naman. Joke na. Approve. Huling tanong, Lian. Ito medyo personal na question. Sa tingin mo, anong pinaka natatandaan mong memory o natutunan mo kay Lolo Entoy? Okay. Yung natutunan ko talaga kay Lolo Entoy is yung kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang. Kahit man, sa business kasi kumbaga mayroong high at saka mayroong low. Pero kahit pa man ganun, tuloy-tuloy lang sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Galing. Ano mo, ang galing mong sagutan. Ito to, walang halong biro. Lian, maraming salamat. Walang ano man. Excited ako tumikim ng Viagra ng Cebu ang bakasi. Maraming salamat. Kaya binintay natin. Tara! Now, let's proceed to the action. Sinamahan ko si Kuya Ray sa likod ng kanilang karinderya para kumuha ng fresh bakasi. Kuya, magandang araw. Ano, ito yung inuhuli natin bakasi. Anong tawag dito, sir, sa panghuli nyo? Anong tawag dito? Panghuli nyo yun, bantak. Bantak? Okay, pare. So, anong nangyari dito, itong bakasi, saan ang gagaling yan? Doon pa. Malayo pang parte ng dagat. Tapos, ito, hinuhuli nyo dito. Huli na yun. At ilalagay nyo dito, yung parang kulungan nila. Ito yung ating bakasi. Makakuha ba isa? Hindi naman nangagat yan, no?
madulas. Ako, try ko. Ooh, ang dulas niya. Ito yun. So, ito yung bakasi. May ngipin ba sila? So, Moray Eel sa English to. Ito yung kakainin natin, pare. Ito yung itsura niya. Isda to, sir, no? Isda siya. Ito yung ulo niya, ito. So, basically, ito yung ulo niya. Para siyang worms, very slimy. Pero, pare, masarap daw to. Anyways, Pop, sir, maraming salamat, ha. Pop, sigawin natin ngayon. Titikman na rin natin yung iba't ibang putahe ng bakasi dito sa Entons. Ngayon naman, magluluto na si Kuya Gilbert ng linarang na bakasi. Nag-isa na siya ng sibuyas, bawang, kamatis at siling haba. Pagkatapos, nilagay ng bakasi. Nilagay ng black beans, toyo at hahaluin. Pagkatapos, ay lalagyan rin ng tubig. Tapos papakuluin ito hanggang maluto. Umorder din kami ng ibang putahe tulad ng fried bakasi, scallops, spider shell, at urchin na nakalagay sa lapad. Pops, huling araw sa Cebu, dito sa Cordova, ultimate exotic seafood feast. Sisimulan ko sa kanilang fried bakasi, pare. Ooh, kakaiba. Fresh na fresh. Ang sarap. Alam mo, unang kagat ko, kala ko kumakain ng dalagang bukid. Pero, yun nga, pansin ko, parang isda lang talaga. Hindi ko alam may nalalasan ako parang yung bayan niya or atay ba yun. Medyo may pait-pait. Tapos medyo may buto-buto din sa ortinik. Pero masarap, crispy outside. Malaman, very malaman siya. Punta tayo sa iba-ibang ulam natin. Ito. Kilawin. Nakita ko scallops dito. Tapos ito yung mais natin. Kuha tayo bahagya. Ayan. Ang sarap, pare. Ang sardine siya, no? Sarap ng pagkakalaw. Maalat, maasim. Ito, pare. Pusitin tayo dito. May pagkachulian ng konti, pero pare, very fresh, malinam-nam, sarap. Ito, pare, meron tayo ditong saang na tinatawag. So, it's a kind of shell na very unique. Ang bigat ng shell, in fairness, ha? Pag binato mo, parang itong bato talaga. Ganun siya kabigat. Tapos, ito yung laman niya. Sabi, inihila lang daw. Oh, ayan na. Oh, ayan na, look at that. Oh, solid pala yung laman nito. Tapos, dip na sa suka. Ayan. Wow. Very slimy ng konti. Chewy. Alam mo, parang siyang pinaghalo ng lobster, pusit, at ahong. Parang ganun yung texture niya. Pero, ang sarap ha. Sobrang meaty. Malinamnam. Tare, panalo yun. Punta tayo sa main event. Ito ang bakasi. Pops, nangangausap yung ulo na huwag ko daw siya kainin. Pero fresh na fresh yung huli niya. Alam mo, basic facts lang. Kasi, after 3 to 4 hours siyang namatay, mapapanis na siya. So kaya pala, bawat luto nila dito ng bakasi, ng linarang na bakasi, kailangan buhay pa yung pinakabakasi natin. Kasi madali siya mapanis. Ooh! It's different, pare. Ibang klaseng linarang to. Wala siya ganong asim. Hindi siya ganong mapaksiw, pero nalalasahan ko yung anghang ng sili, yung kamatis, yung sibuyas, lungluya rin. Tapos, yun nga, yung pinaka-seafood flavor niya or yung medyo lansa flavor niya galing doon sa ating bakasi. Ito na yung ating, ooh, ang laki nito. Pare, ito pa yung mukha, oh. Ano, hindi naman saan mukha siyang worm, no? Sabi nila, sabi ni Lian kanina, ito nga daw yung Viagra ng Cebu. Kaya tignan nga natin kung lalaki ang aking pagmamahal pag kinain ko to. Ah, matinik din siya. Iba yung atake at iba yung tsura niya compared sa prito. Tikman muna natin. Ah, ito bail ata to. Ito yung atay, lo. Ito yung atay.
Tikman natin. Wow! Ang pait ng alat ng ano, ng bile. O atay ba yun? Hindi ko alam, pero alat nung, pero for the whole fish itself, madulas-dulas pa rin siya. Very slimy, very meaty, pero pare, sobrang lambot. Masarap siya isabaw. Actually, medyo ano rin siya, no? Seafood flavor pa rin siya. Lasang-lasa mo pa rin yung dagat sa bibig mo. Ang napapansin ko rin dito is yung freshness ng pagkaluto, yung way ng pagkaluto ng bakasi. I mean, feel ko ito yung perfect na soup dish or soup na luto para sa bakasi. Ilang taon na tong recipe, legendary recipe ng kay Mang Entoy, at naalagaan nga mabuti nilalian at ng mga anak ni Kuya Entoy, yung sorok. Gawin ko, kuha tayo. Ano pala? Parang mas madali kainin pag ginaganon mo lang, oh. Ayan, oh. Nawawala yung mga laman. Tapos, i-dip natin sa suka natin. Tapos, kuha ko tayo ng mais dito. Parang ano nga, parang iba na yung... Hindi ko alam, pinaparamdaman ko yung pakaramdam ko kung nagiinit ba ako o may lumalaki ba sa loob ng pantalon ko. Pero, hindi ko alam. Baka mamaya pa yung effect nito mamayang gabi. Ah! Kumain ng suwaki, ilagay mo sa ito, suwaki ito. Ilagay natin doon sa sudanan, may tawag namin yahong. Yahong? Yahong. Tapos lagyan ng limonsito, yun lang. Oh, suka? Suka. Okay, hindi, sige. Limonsito, iba yung suka. Limonsito. Ah, okay, kalamansi. Ito yung suwaki, akala mo inom ka ng gin, pero si urchin pala. Maglalagay ka lang ng konti. Ayun, ayun, nakita ko na. Nakita nyo ba? Lagyan natin ng limonsito, kalamansi. Luwin natin konti. Uy, ito yun, oh. Huling kagat sa Cebu. Sarap ng kain natin dito sa Entoy's. Cebu, salamat kaayo. Daghang salamat. Lasang uni nga, sarap. Wow, lasang... Ito talaga. Di ba sabi kanina, sabi ko kanina, lasang dagat. Ito talaga, para kang nilagay sa 100 feet under the ocean. Parang ganun. Ang sarap, pare. Oh, very fresh. Maalat. Yung asim ng lemoncito. Ang sarap. This Cebu Food Series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay isa sa pinakamalaking poultry producer sa Visayas. Mahanap ang mga quality products sila sa mga public markets, sa supermarkets sa Visayas provinces. Tulad ng Iloilo, Cebu, Palawan at marami pang iba. Just check their Facebook page for more info, mga paps. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mo ang alaga mo pagmahal. Mga paps, dito nagtatapos ang ating kakaibang Cebu Food Series. Ang dami ko natikman na pagkain na first time ko lang matikman. Hindi ko makakalimutan ang mga lasa ng pagkain na ito. Pero higit sa lahat, lagi kong dadalhin ang mga memories ng mga taong nakasama ko sa food adventure na to. Maraming salamat ulit sa sponsor ng food series na ito, ang Essential Chicken. Mga paps, dito nagtatapos ang ating Cebu Food Series. Cebu, daghang salamat, salamat kaayo. Kaya kung nagustuhan nyo ang video to, huwag kalimutan subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Ako si Paps Chewy. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! 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 Bang!